Okay, good day to everyone. Here we go again. So we'll just continue with the flat transposition. Feedback lang. So I think all of you or most of you got the perfect score doon sa Sphero cylinder to another Sphero cylinder. And congratulations to everyone. Okay, so let's continue. Before pala tayo mag-continue, gusto ko lang munang i-review siguro yung Sphero cylinder to another Sphero cylinder just to make sure na tumatak talaga ito sa isipan nating lahat. Now, pag sinabi natin Sphero cylinder to another Sphero cylinder, take for example, ito nga, meron tayong dito plus 1.25 diopter sphere combined with plus 2 diopter cylinder axis 70. Now, saan nakasulat yung ating lens formula? Nakasulat yung ating lens formula sa plus cylinder na. So, let's say, meron tayong plus cylinder. So, meron tayong plus cylinder. Wala ka ng ibang pupuntahan kung hindi mapunta ka ngayon sa minus cylinder. Now, ang transposition ng Sphero cylinder to another Sphero cylinder, sabi nga natin last time ay, by the way, minsan maingay kasi nasa labas lang ako ngayon. Hindi kasi ako pwedeng magtrabaho sa loob dahil magigising yung mga kasama ko. If you happen to notice, pagdating nyo din sa taas, tignan nyo yung oras, it's 11:34 and it is a Sunday now. So, hindi ako pwede kasi sa loob kasi natutulog na ibang mga kasama ko. Okay, so sa labas lang ako. So part me lang or pagpaumanhin muna kung medyo may ingay sa labas or meron kayong marinig na ingay. Ayan. Okay, next. So meron tayong plus cylinder, papunta na ngayon tayo sa minus cylinder. So last time, ang sabi natin, paano tayo magka-transpose? Ang sabi natin, when transposing from a Sphero cylinder to another Sphero cylinder, we simply add the sphere power and the cylinder power together. So dito, plus 1.25 added with plus 2, ang lalabas sa total niyan will be plus 3.25 diopter. And ano na yan? Yan na daw yung ating panibagong spherical power. Next, anong ginagawa sa may cylinder? Madali lang ang cylinder. We simply bring down the cylinder power. So, yung plus 2 magiging minus 2 diopter cylinder na ngayon. And axis, anong sabi natin sa axis? For us to get the axis, kailangan lang i-rotate natin yung axis ng given. And the given is or has an axis of 70. So, yung 70 magiging 160. So, anong ginawa natin? Nagkaroon tayo ng, meron tayong addition. So, we added the sphere and the cylinder power. Next, we changed the sign. Next, we rotated the axis. So, add, change the sign, and rotate the axis, Sphero cylinder to another Sphero cylinder. Now, ang hindi ko na i-discuss sa inyo last time is or was, what if tinanong tayo? Let's say, plus 1.25 diopter sphere with combined with plus 2 diopter cylinder axis 70. Challenge ka ngayon. O, paano mo napakita? O, paano mo na sabi na ang given mo pareho lamang dun sa sagot mo na plus 3.25 diopter sphere combined with minus 2 diopter cylinder axis 160 or vice versa. Pag sinabi mo, paano mo mapuprove sa akin na yung sagot mo pareho lang talaga ng given? Pag na-challenge kayo na gano'n, binigyan tayo ng challenge na gano'n, all we need to do is to simply make use of our optical cross. So, anong gagawin mo? So, meron kang dalawang meridians, meron kang 160 at saka meron kang isang 70. Meron kang isang 70 at saka meron kang isang 160. Now, this one will be for the given and this one naman will be for our answer.
So, subukan natin sagutan. In given muna tayo ha, dito muna tayo sa plus 1.25. So, sabi natin dyan, plus 1.25 diopter sphere. Saan galing yan? Galing yan sa spherical component. Ibig sabihin, both meridians or all meridians are receiving plus 1.25 diopter. So, parehong meridian tatanggap ng plus 1.25 diopter. Next, plus 2 diopter cylinder axis 7T. Axis 70 meaning ang 70th meridian tatanggap lamang ng plano or automatic yun, ang tatanggapin niya ay plano. What will happen to the cylinder power? Ay, ibibigay natin yan sa power ng pangalawang meridian. So, and that will be plus 2.0 diopter. So, ang total power niyan ay plus 1.25 added with plus 2, lalabas dyan ay plus 3.25 diopter. Sa may 70 naman, plus 1.25, dagdagan ko ng plano, magiging plus 1.25 diopter din yan. Now, yan ay base sa ating given. Now, let's try to answer naman, base naman doon sa ating answer. So, yung answer naman natin has plus 3.25 diopter sphere. So, coming from a spherical component, ibig sabihin, all meridians are receiving plus 3.25. So, bigyan natin dito, plus 160, tatanggap siya ng plus 3.25. Sa kabila naman, tatanggap din niya ng plus 3.25 diopter. Now, what will happen next? Yung cylinder naman, ano yung cylinder ng sagot natin? Ang cylinder ng sagot natin, ayun no, minus 2 diopter cylinder axis 160. So, distribute ngayon natin yan. 160, tatanggap ngayon yan ng plano. Yung minus 2 will be given to the opposite meridian. So, lalabas dyan ay plus 3.25 added with plano plus 3.25 diopter. Plus 3.25 added with minus 2, lalabas dyan, plus 1.25 diopter. So, ang total power mo sa 70 is plus 1.25. Ang total power mo with 160i, plus 3.25 diopter. So, now, let's check kung pareho lamang sila. So, lumalabas dito, ang power sa 160 sa given natin ay plus 3.25. And that is indeed pareho lamang sa answer natin. How about the the 70? Ang 70 natin, may power siya na 125. And that is indeed the same with the power of our answer. So, ibig sabihin, yung dalawa na lens formulae are both one and the same. Yun nga lang yung given naka-express sa plus cylinder, yung ating sagot naka-express sa minus cylinder. So, let's try another one again. Sphero cylinder to another sphero cylinder. So, anong mangyayari dito? Oh, kayo naman. TikTok, 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 TikTok. So, ang mangyayari, what will be the spherical power? So, the spherical power is pinagsamang sphere at saka cylinder power. So, minus 4.50 added with minus 1.50. Ang lalabas dyan ay minus 6 diopter. By the way, hindi ko pala nasabi. Minus cylinder na yung given natin, wala na tayong ibang pupuntahan kung hindi plus cylinder na sphero cylinder. So, ulit nga, spherical power added with the cylinder power, yung minus 450, dagdagan ko ng minus 1.50, magiging minus 6 diopter. Ano na daw yan? That one now will be our spherical component. Anong mangyayari sa may cylinder? Change the sign lamang. So, yung minus 150, gawin ko lang plus 1.50. Diopter cylinder axis, anong mangyayari sa 125? Kayo naman ang sumagot. TikTok, TikTok, TikTok. And that will be 125. You simply have to rotate. So, yung 125 will now be
equal to 35. May nagmagaling. Ano sabi sa'yo? Sabi, ay, paano mo pa-prove? Pareho lang ba yan? All you need to do is to show them the optical cross. So, ano mangyayari sa atin? Meron tayong meridian 125. Tapos, meron tayong meridian. Opposite ang 125 is what? 35. Now, dito naman, ganun din yan. Meron tayong dalawang meridians. Meron tayong 35 at saka meron tayong 125. So, ang given, this one will be for our given. And this one naman will be for our answer naman this time. So, lagyan natin ang sagot ngayon to. Doon naman tayo sa given. Minus 4.50 diopter sphere combined with minus 1.50 axis 125. So, yung minus 450 will be given to both meridians. So, minus 4.50 diopter. Sa may kabila, tatanggap din yan ng minus 4.50 diopter. Now, ang sabi naman ngayon, minus 1.50 diopter cylinder axis 125. So, ibig sabihin, ang 125 ay tatanggap ng plano. Ang kabilang meridian, yan ang tatanggapin niya o ibabahagi mo sa may kabilang meridian. So, minus 450 added with plus minus 1.50 and that will give you minus 6 diopter. Yung sa kabila naman, minus 450 added with plano and that will give you ilan? Minus 4.50. Next, doon naman tayo sa may answer natin. Ano yung answer natin? Ang answer natin ay minus 6 diopter sphere combined with plus 1.50 diopter cylinder axis 35. So, minus 6 coming from a spherical component will be given to both meridians. So, minus 6 tatanggapin ng parehas na meridian. Plus 1.50 axis 35. So, tatanggap yan ng plano. Tapos, yung plus 150 ibabahagi mo sa opposite meridian. So, lalabas yan. Minus 6 added with plus 1.50. So, magiging 4.50 diopter. Ito naman, magiging minus 6 diopter. So, anong nangyari? Ang nangyari rito ay yung sa 125 na minus 450 will also be equal to the minus 1.25 of our answer. So, yung sa 35 naman, meron siyang power dito sa may given, minus 6. Ano yung doon sa answer natin? Parehas din. Meron siyang minus 6. So, parehas lang yung dalawang lens formula. Just that the first one is given in a minus cylinder form and our answer naman is a plus cylinder form. Tandaan, wala nang ibang minus cylinder yan kung hindi yan lamang. Yung minus 450 diopter sphere combined with minus 1.50 diopter cylinder axis 125. Pag hiningan ka ng minus cylinder ulit, hindi na po pwede yun kasi wala nang ibang minus cylinder bukod tangi dyan. So, let's proceed. Review pa din to, ha? Ito. Last one. Sphero cylinder to another sphero cylinder. So, we now have a minus cylinder. So, lagay naman natin ngayon, patungo tayo sa plus cylinder. So, what will happen? Again, ang sabi natin, ano nga? Kayo naman. Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ang sabi, add the sphere power and the cylinder power all together. Plus 150, dagdagan ko ng minus 3.75. Ang lalabas na sagot dyan ay, ilan nga? Minus 2.25 diopter sphere. So, yung pinagsamang sphere at cylinder power, parehas, yan na kagad yung spherical component natin. Ano ang mangyayari sa may cylinder component? Change the sign. So, yung minus 375 magiging plus 3.75 diopter cylinder
axis, yung 160 magiging 70. Yung 160 magiging 70. So let's try to prove again that these two lens formulae are equal. So meron tayong 170 tsaka meron tayong 160 pala yon. Gawin natin. So meron tayong 160 tapos meron tayong 70. That will be for our answer given. Ito naman para sa answer natin. So meron tayong 70 tapos meron tayong 160. So dumunta tayo sa given. Ito yung side ng ating given. Ito naman yung side ng ating answer. So plus 150 is our given. Plus 1.50 diopter sphere combined with minus 3.75 diopter cylinder axis 160. Plus 1.50 will be given to both meridians. So kasi galing siya sa parehas na meridian. Minus 375 diopter cylinder axis 160. Axis 160 wala yang tinatanggap kasi siya ay axis. Sa isang simple cylinder, sabi natin ang axis lagi lamang yang plano. So the other the power of the cylinder is given to the opposite of the axis, so minus 3.75 diopter. Add natin, plus 1.50 added with minus 3.7, libanagin ko lang to, 375 yan. Plus 150 added with minus 3.75. Ang lalabas dyan ay ilan? Minus 2.25 diopter. Ito naman, plus 1.50 diopter. Next, dun tayo sa ating given. Minus 2.25 diopter sphere. So, sinong tatanggap ng minus 2.25? Kayo naman. So, tiktok. So, ibig sabihin, coming from a sphere, kung sinagot mo ay parehas na meridian, pinagpala ka, kapatid. So, parehas na meridian, tatanggap ng minus 2.25. Minus 2.25 diopter. Kalimutan na muna yung spherical component. Doon na muna tayo sa may cylinder. Ang naiwan na cylinder ay plus 3.75 diopter cylinder axis 70. So, yung 70 ay tatanggap ng plano. Plus 3.75 will be given on the opposite meridian. Add, i-total. So, minus 2.25, the total power of that is minus 2.25 diopter. The opposite meridian naman will have a power of plus 1.50 diopter. So, lalabas sa ating given, sa ating given, may power tayo sa 160 na 150. Ganun din naman sa ating answer. On the other hand, pag sinabi mo namang sa 70, ganun din naman siya. Meron tayong minus 2.25 sa ating given, meron tayong minus 2.25 sa ating sagot. So, gusto ko lang i-reiterate na pag sinabi nating flat transposition, ano yun? Ulit-ulitin ko lang, changing of the lens formula from one form to another without changing the actual lens power. Hindi natin nababago ang power ng lente. And what type of transposition are we doing so far? We are doing the sphero cylinder to another sphero cylinder. So yan yung review. However, hindi lang yan talaga yung topic natin ngayon kasi may bago tayong topic for today. And what is that? Yun naman yung, eto naman, meron tayong sphero cylinder to a cross cylinder. Sphero cylinder to a cross cylinder. Now, pansinin nyo to, class.
Tingnan nyo yung ating sphero cylinder. Take for example, ito, plus 1.50 diopter sphere combined with minus 3.75 diopter cylinder axis 160. Tapos, yung isa naman, minus 2.25 diopter sphere combined with plus 3.75 diopter cylinder axis 70. Now, I want you to take note of this. Tignan nyo yung spherical component, plus 150. Tignan nyo yung ulit yung spherical component ng pangalawa, nung answer natin, minus 225. And what did you notice here? Yung ating spherical component is what? Pansinin nyo. Ito yung minus 150. Yan. At ito naman yung minus 2.25. So, anong nangyari? Yung spherical component, yung dalawang spherical component, yung isang, yung answer natin, at saka yung spherical component ng given natin, what are they? They became the power, or the power on the two principal meridians. Yung dalawa na yan. Eh, di ba sabi natin sa may cross cylinder, di ba pag sinabi natin cross cylinder, yung cross cylinder, yun na yung power noong dalawang principal meridians natin. Di ba pag cross cylinder, nilagay natin yan sa optical cross, wala naman na tayong ina-add, wala na tayong sinasubtract. Yan na talaga yung power ng ating cylinder. Now, ganito yun. So, parang ganito ang mangyayari ngayon kung meron tayong sphero cylinder to a cross cylinder. Given, plus, by the way, ano ba ang ibig sabihin ng cross cylinder? Diba, sabi natin, cylinder combined with another cylinder. Yan yung cross cylinder. Whose axis or axes are opposite to one another. So, magkaiba lang yung kanilang axis. Kung yung isa ay 90, yung isa naman ay magiging 180. Now, para tayo makabuo, pansinin na natin ulit to. Yung 225 dito na spherical power natin, ito, yung 2.25 na yan, saan ba nang galing yan? Di ba nang galing yan sa pinag-add natin na sphere at saka na cylinder power? Yan. So, yan na yung power ng isang cylinder. Okay, yan na yung isang power ng isang cylinder. So, magagamit natin yan mamaya. So, ito yung ngayon yun. Let's say we are given plus 2.75 diopter cylinder axis 1.50 diopter plus 2.75 diopter sphere combined with plus 1.50 diopter cylinder axis 85. Okay. By the way, kung meron kayong marinig sa akin na kung ano man, I will not be editing this video, or recording. What you see is what you get. So, yan na yun. Okay, hindi ko papalinisin to, wala akong tatanggalin dito, wala akong i-edit dito. Okay, kung ano man yung ma-utter ko na words dito, yun na yun. Okay, kaya minsan kinokorek ko na lang yung sarili ko kasi ayoko na mag-edit pa ng kung ano man. Okay, so sabihin ko naman kung nagkamali ako. Okay, so again, balik tayo dito. Plus 2.75 diopter sphere combined with plus 1.50 diopter cylinder axis 85. Anong mangyayari? Since we are expecting a cylinder sa unang component natin, the only thing that we need to do here, di ba sabi nga natin kanina, yung power ng sphere, power na yan ng isang principal meridian. Eh, di ba, ang power ng isang cross cylinder, power na yon ng dalawang principal meridians. So, yung plus 2.75, all you need to do here is to bring down the plus 2.75. But, instead of this one having a spherical component or power,
dito yan, dito magiging cylinder na natin yan. So yung plus 275 na sphere magiging plus 275 diameter cylinder. Now ang axis niyan ay opposite ng ating given. Ano ba yung given natin? Ang given natin ay 85. So ang opposite ng 85 will now be 175. So yan ay yung ating unang cylinder. So anong ginawa natin diyan? We simply copied, then we for the 175 we rotate our axis. So yan na yung ating ano, yan na yung ating cylinder component or the first cylinder component. Anong susunod? Combined with, ang susunod daw ay ang power ng cylinder, ito na yung sasabi ko kanina, i-add mo lang yung sphere power at saka yung cylinder power algebraically para makuha natin ngayon yung pangalawang cylinder power. Di ba sabi natin dito, pag ina-add natin yung sphere at saka cylinder power, nagiging sphere power yun kapag sphero cylinder. Tapos, yung dalawang sphere power dito, yun ang lumalabas na power ng dalawang principal meridians. So, parang ganun din yan. So, ang pangalawang cylinder power ay pinagsamang plus 275 or yung sphere power added with plus 1.50. So, ang lalabas na sagot dito ay ilan? Kayo naman. TikTok. 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 Ilan? Tama kayo. Plus 4.25 diopter. Plus 4.25 diopter. Ay, sorry. Diopter cylinder. So, diopter cylinder axis. Hindi mo na gagamitin yung 175. Kasi, di ba, pag sinabi natin cross-cylinder, ano yon? Ang cross-cylinder ay cylinder combined with another cylinder whose axis is opposite. So, ano mangyayari ngayon? And needless to say, ito, 85, i-bring down lang natin yan. So, anong ginawa natin para makuha yung second cylinder component? We simply add the sphere power and the cylinder power together. So, lagyan natin ng A for the addition. How were we able to get the axis of the second cylinder? Ito naman yung 85. Oh, so, binring down mo lang yan. Ay, sorry, ba't ba 85 nilagay ko dyan? So, na-bring down lang natin yan. So, yan. Yan, ang ginawa natin dyan, we simply copied. So, ang ating acronym ay, yan, ang ating acronym ay CRACK. Copy, rotate, add, copy. Para saan yan? Whenever we are doing sphero cylinder to a cross cylinder, whenever we are transposing a sphero cylinder to a cross cylinder. So copy, rotate, add, copy. Copy, rotate, add, copy. Okay? So let's practice another one. So, dito naman tayo ngayon. Meron tayo ditong sphero cylinder to another cross to a cross cylinder. Ano mangyayari sa at? Gusto niyo bang sandali? Gusto ba natin i-prove na parehas tong dalawang to? Sige, baka mayroong magtanong sa atin. How are we going to prove na these two values are equal? Ay, ba't ba naging ganun? Hala, ang hirap ng live. Ayan. Semi-live lang pala tayo ngayon. Ibig sabihin, hindi pala tayo live. Hindi naman ako live eh. Semi-live. When I say semi-live, kasi pre-recorded ito. Okay? But unedited.
Okay, 85s. It will be somewhere here. And what will be the other meridian? That will be 175. Okay, palitan natin para yan. 85. Tapos dito ay, ganoon din yan. 175. So, dun tayo sa may given. Given ito. Again. Answer natin ito. Oh, anong mangyayari dito? Plus 275 diopter sphere combined with plus 1.50 diopter cylinder axis 85. Oh, so yung plus 275 will give given to kanino nga? TikTok. Ah, so it will be given to both meridians. So plus 2.75 diopter plus 2.75 diopter. So ang susunod naman natin, plus 1.50 diopter cylinder axis 85. Axis 85, ang 85 tatanggap ng plano. The other meridian will now receive plus 1.50. So plus 1.50 diopter. So, total lang natin sila. Plus 2.75 diopter plus plano. Plus 275 din yan. So, hindi yan mahihirapan. Next, plus 275 added with plus 1.50. Ang sasagot mo dyan ay plus 4.25 diopter. Oh, anong mangyayari ngayon sa atin? Doon tayo sa given natin. Ang given natin ay, given, ang answer natin ay eto. Yan yung answer natin. Okay? So, lagay lang natin yan sa optical cross. Plus 275. Yun. Plus 275, diopter cylinder, axis 175. Pag tinanong ka, nasaan yung plus 275? Sa 175 ba? TikTok. Ay, wala yan sa 175. Mali yung naiisip mo na yan. Ibig sabihin yan, wala sa 175. Ibig sabihin, nasa 2.75. So, plus 2.75. Galing ko, no? Mali, na alam ko kung mali yung iniisip niyo. Chok lang. Next, plus 4.25 diopter cylinder axis 85. Plus 4.25 diopter cylinder axis 85. Nasa 85 ba yun? Ay, wala yan, kapatid. Nasa opposite meridian yan. Nasa 175 plus 4.25. Di ba tandaan? Minsan, pwede nating sabihin axis. Pwede yung sabihin is not on. Yun. Ngayari, plus 4.25 diopter cylinder axis 85. Pwede mong sabihin plus 4.25 is not on the 85th meridian. Kung wala siya sa 85, eh, nasa 175. Yun lang, yun. Previous discussions pa natin. So, ano mangyayari ngayon sa atin? Compare mo na lang ngayon. So, paano natin i-compare yun? O, tignan mo na lang ngayon. 85 sa given. Ano nangyayari sa may answer? Plus 275 silang parehas. Sa 175, plus 4.25. And dito, plus 4.25 lamang. So, indeed, yung dalawang lens formulae na meron tayo ngayon ay parehas lamang. Hindi nababago o hindi binago yung power. Binago lang yung lens form. Kanina, meron tayong, ano nga klaseng lens formula yan? Sphero plus cylinder. So, you may simply write plus cylinder. Tapos ngayon, meron na tayong cross cylinder. Ay. Next, napapahay na ako tuloy sa inyo eh. Paano? Alas 12 na ng ating gabi. It's past 12 na rin pala. Okay. So, diretso lang natin. Sphero cylinder to a cross cylinder.
So, minus 2.75 diopter sphere combined with plus 4.25 diopter cylinder axis 155. So, anong klaseng cylinder yan? Plus cylinder yan. And what are we being asked of? We're being asked to produce a cross cylinder. So, anong mangyayari? Ang sabi natin, take the power of the sphere to be the power of the first cylinder. So, copy mo na kagad yan. Huwag ka na mag-isip. Yung minus 275 na sphere, ibaba mo na yan. And that will be the cylinder power or the power of the first cylinder component. So, minus 2.75 diopter cylinder whose axis, ilan na ngayon? Kayo naman. TikTok. 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 If you answered the opposite of 155, tama ka. So, 155, ang opposite ng 155 ay 65. So, tapos ka na sa first cylinder. So, lalagyan mo na siya ng combined with na sign. And what will be the power of the second cylinder? Kayo naman. TikTok. 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 Ah, add mo lang yung sphere at saka yung cylinder component. So, ang addition nila ay plus, ano nga yan? 1.50 diopter cylinder axis 155. Kinapi lang din natin yun. So, what did we do? Ang ginawa natin, we copied, we rotate, we add, then we copied. So, copy, rotate, add, copy. Copy, rotate, add, and copy. Okay? So, let's try to check kung parehas lang talaga yung dalawang lens formula na yan. So, 155, meron tayong 155. Tapos, yung isa naman, opposite ng 155 ay 65. Okay? So, 165 dito and 155. Okay? So, let's try. Yung given muna tayo. Given dito. Answer dito. Okay? Yung given natin ay minus 275 sphere. So, wag ka na mag-isip. I-distribute na yan on both meridians. Minus 275. Teka nga, baguhin ko lang ha. Para lang mas maganda. Ay, ano ba yan? Ano ba yan? Ayan. Ulit. Minus 275. Palitan ko lang yung color para hindi nakakalito. So, minus 275. Parehong meridians tatanggap. Next, plus 4.25 diopter cylinder axis 155. So, yung 155 tatanggap yan ng plano. Yung opposite meridian tatanggap ng 4.25 diopter, add. So, minus 275 added with plus 4.25 magiging plus 1.50 diopter. Minus 275 added with plano. And, syempre, minus 2.75 diopter. So, yan na yun. And, our cross cylinder this time. So, yung ating cross-cylinder naman, anong cross-cylinder? Minus 275, diopter cylinder, axis 65. Nasaan yun? Ito yun, oh. Ayun. Minus 275, diopter cylinder, axis 65. Axis 65. Ibig sabihin, minus 275 is not on the 65th meridian. Else, nasaan siya? Nasa opposite nun, which is 155. So, ilagay natin yung minus 275 sa opposite meridian. Next, plus 1.50 diopter cylinder axis 155. So, plus 1.50 diopter cylinder is not
on 155. So wala siya sa 155. Nasaan siya? It is on the opposite meridian. So ilagay mo yung plus 1.50 on the opposite meridian. And then check. Yung 155 sa given, meron tayong minus 275. Ganun din naman sa ating cross cylinder. And the opposite meridian, 65, paraas na may power na plus 1.50 diopter. Another example, by the way, parehas sila, di ba? Another example, so plus 3 diopter sphere combined with minus 1.25 diopter cylinder axis 4T. So, meron tayong, anong klaseng cylinder dito? Meron tayong minus cylinder pala yan. Minus cylinder. So, meron tayong minus cylinder. Papunta tayo ng cross cylinder. So, what will happen? We'll simply bring down the spherical power or copy the spherical power, and that will now be our new cylinder power or the first cylinder power. So plus 3 diopter cylinder axis opposite lamang 40. Ang given natin na axis ay 40. Ang opposite ng 40 ay 130. Next, add the sphere power. Ito yun. At saka cylinder power algebraically. And that will be the power of the opposite or the second cylinder. Plus 3, add ko with minus 1.25. Ang lalabas dyan ay plus 1.75 diopter cylinder axis 40. Okay. Axis 40. And what did we do? We rotate, we added, then we copied. Sphero cylinder to a cross cylinder, crack, copy, rotate, add, and copy. Okay? So, yan lang yun. That is the second part of the flat transposition. Sphero cylinder to sphero cylinder to a cross cylinder. So, nakadalawa na tayong flat transposition. Sphero to another sphero. Sphero to cross. Meron lang akong igustong i-demo sa inyo dun sa inyong quiz. So, yan. Dito sa inyong quiz, practice quiz. If I were you, maglagay mo na kayo practice quiz. Naglagay ako practice quiz kasi this time, hindi siya multiple choice yung quiz nyo. Yung quiz nyo is a fill in the blank or blanks. Okay? Kasi gagawa kayo ng cross cylinder dito. So, let's say, punta lang kayo dito sa may practice quiz muna para makapag-practice kayo. Siyempre, kaya natin ako na practice eh. Yan. So, take a quiz muna tayo dito. Kasi importante yung direction dito. Ayan, no? Yung sabi dyan, fill in the blanks with the correct answer. Be sure to add the correct sign. Lagyan nyo ng plus or minus. Do not include spaces. And, pansinin nyo, yung plus 2 dyan, ang nilalagay ko, plus 2.00. Huwag kayong magsabi lamang ng plus 2. Wala na yung 0.00. Kasi mamamali yung sagot nyo. Even with minus 1.50, nakalagay minus 1.50. Huwag minus 1.5. Pag minus 1.5 lang nilagay nyo, iro-wrong yan nung computer. Pag plus 2 lang or 2 lang ang nilagay nyo, iro-wrong din yan ng computer. So, kompletohin nyo. Plus 2.00 minus 1.50. Okay? Ibuo nyo. Do not leave, sabi niya dyan, do not include spaces. So, wag na kayo maglagay ng space in between the sign and the power. Wala na siyang space. Okay?
So, if I were you, mag-take kayo ng practice quiz para lang make sure lang na tama yung way ng pagsasagot nyo. So, ito na yun, ating practice quiz. Ang sabi dyan, ayan, what is the cross-cylinder form of minus 3 diopter sphere combined with, supposedly combined with yan, plus 2.50 diopter cylinder, axis 105. Tapos may mga spaces dito, ayan, 1, 2, 3, tapos 4. So, yung first na space, para yan sa unang cylinder power. So, ilan yan? Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Ah, so ang sagot dyan ay minus 3.00. So, tandaan ha, ilagay yung minus 3.00. Huwag nyo na ilagay yung diopter kasi nakalagay na yun dun, no? Sa may, ito, nakalagay na yung D. Yan. So, ano susunod dyan? Minus 3.00 diopter cylinder axis. Ah, dito, dyan mo ilalagay ngayon yung axis natin. So, opposite lamang yan ng, ay, ba't ko ba sinabi? Dapat kayo na nag-isip nyo, no? So, kunyari, tik-tok, tik-tok, tik-tok. So, opposite of 105 ay, ilan nga? 115. So, opposite of 105 is 115. Then, diretso ka sa susunod na cell. And that is the power of the second cylinder. So, paano ko makukuha yung power ng second cylinder? Add ko lang yung sphere at saka yung cylinder power. Meron akong minus 3. Dagdagan ko ng plus 2.50. Ang lalabas dyan, minus 0.50. Huwag nyong lalagay minus 0.50 lamang. Dapat minus 0.50. Kung minus 0.25, ilagay minus 0.25. Minus 0.50 ang isa. Kasama yung minus 0. Importante yun. Kasi pag minus 0.50 lamang, mamamali yan. Imamali yan ng computer. Next, the axis is, dito na yung sa susunod na cell. Yan yung axis ng pangalawang cylinder. And what will that be? Sabi nga natin, ay equal yan sa, kayo naman, tik-tok, 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 105. Ayan. Usong-uso tik-tok ngayon, ano? Pero hindi ko kaya yung tik-tok na yun, eh. Gantong tik-tok lock yung kaya ko, eh. So, ang answer natin ay minus 3 diopter cylinder axis 115 combined with minus 0.50 diopter cylinder axis 105. Let's proceed to the next question. So, yun na yun. So, ito naman. Subukan naman natin imaliin lang ha. Kunyari lang. Plus 5.25. So, copy lang natin yan. Pero, kunyari, nilagay mo lang plus 5.25. Hindi ka naglagay ng sign, wala kang plus. 'Di ba? So plus 5.25 diopter cylinder axis. Sige, ikumpletuhin lang natin. 155 opposite ng 155 ay 65. Next, the combined power ng sphere at saka ng cylinder ay equal sa plus 4.50. O ito naman. Plus 4.5 lang ilagay natin. Yan, plus 4, ay sorry, plus 4.5 lang inilagay natin. Tapos yung axis 155. Okay? So 155. Then let's try to submit the quiz. Okay? Submit na ngayon natin. Ayun. So dito nag bakit partial? May mali tayo. Kaya naging 0.75 lang. Uh-huh. Ano yung nagkamali? Ay, axis. Itong axis, sorry.
Nagkamali ako dito sa axis, naging 115. Okay? So, dapat tamain nyo lahat yan. Otherwise, magiging partial lang yung sagot natin. Dito rin, ganun din. Partial lang yung sagot natin. 5.25. Yan. So, meron tayong hindi tinama rito. Kasi, ito naman talaga sinadya natin. Okay? Pero, ang key point ko dito is, yan. Kaya dalawa yung mali dito kasi mali dito yung power, walang sign. Tapos yung plus, ito, yung 450 na yan, dapat tama yan. Kaso walang zero. So, ulitin ko lang ha, dapat ilagay nyo yung 0.50. Okay? So, yun yun. So, ito yung ano, yan yung ating lesson for tawag dyan, lesson for today. Okay. And if you're wondering kung ayan, 12:23 a.m. na. So, I'm still recording. And I just want you to show you na ginagawa ko to sa labas. Ang dali ha. Oh, di ba? Ayan, nasa labas ako ngayon, no? Kasi yung bahay namin nasa rooftop kami. Ayan. So, wala kayong makikita kasi sobrang dilim. Ayan. Okay. Nasaan ako? Ito ako. Ayan. Okay? So, yun na yun. So, over and mababay nila ako sa inyo para lang makita niya. Bye-bye!